everyone! Welcome back to my YouTube channel! Michelle Moreno here! Guys, ang gagawin naman natin sa video na to, since today is my mom's birthday, bibigyan namin siya ng special gift. At for celebrating Mother's Day month celebration, bibigyan na rin namin siya ng second surprise. At ang gagawin naman natin sa second surprise ay yung tinatawag na to buy everything in alphabetical order. So, let's see what will happen. And ngayon, nandito ako sa labas ng bahay namin kasi pag nagsisunta ko, lagi tayo nasa loob. Nandito ako sa isang part ng aming garden. Ayan. So, welcome here. Kailangan na rin siyang itrim dahil marami na rin mga damo. Anyway, guys, I'm so excited to this video. So, watch it till the end. Dahil ngayon ay birthday ni Mama, meron kaming bigay. Hey, Mama! Happy birthday, Mama! Damit, damit, damit! Happy birthday, Mama! Yay! Baka ganito ako, for example, letter A. O, isip mo na kagad. 3 seconds lang. Kapag hindi, skip na. O, yan. Ano yan? Sample yung isa. Anything. Kahit ano? Ano? Sige, go. Kaldero, kusina. Kahit Tagalog. Oo, ma. Okay, guys. Mag-i-start na tayo. Sa buy everything in alphabetical order. Because also is Mother Month celebration. Kaya ito ang second regalo natin kay Mother, alright? Letter. Okay, start tayo. Letter A. 1, 2, apple. 3. Apple. Apple, apple! Okay, letter B. 1, 2, 3. Hindi na umabot. Hindi na, wala pa
Okay, letter C. Cake. No, cake. Okay. Bilang ka lang. Letter D. 1, 2, 3. No! Kahit dog pwede. Anything. Yeah. Anything. Okay, letter E. 1, 2, 3. Egg! Wala na. Egg daw, egg. O, oh, sige, sama natin yun. Letter F. Fun. Oh, fun. Alam mo nga, asking paano yung maliit lang, ha? Okay, letter G.
Lampshade, Nutella, oven toaster, pineapple juice, umbrella, water bottle. So, yan ang mga ibibigyan natin next na regalo. Bibigyan natin ang lahat para kay mother. You like the pizza! That's what it's all about. A. That's what it's all about. A. Ayan guys, tayo ay naging successful sa ating mission ngayong araw na ibigay ang surprise gift sa aking mother because it's her birthday today. And of course, ang challenge na gawa natin, yung buy and everything challenge. And marami rin naman siyang nasagot at yun, bibilihin namin yun nahasiban sa kanya after ng quarantine na to. Gusto ko rin i-appreciate ang aking mother kasi alam ko yung lahat ng sacrifices at nakita ko lahat ng sacrifices na ginawa niya para sa aming apat na magkakapatid. Mula sa ate ko, sa dalawa kong kuya, at sa akin. And gusto ko lang din ikwento yung kanyang mga ginawa para sa amin na talagang gising na madaling araw, mamamalengke sila para ibenta yung mga gulay, mga karne, and then yung mga times talaga na pag wala na kaming makain, gagawa talaga siya ng paraan. And then, though si mother hindi siya nakapagtapos, kaming apat, together ng father ko, talagang binigyan niya yung best niya para makapagtapos kaming apat. And thank God kasi nakapagtapos naman kami. Nakita ko rin noon yung mga times na yun, talaga yung mga sacrifices, yung paghihirap na ginagawa niya para lang kapag wala na talaga kaming budget. And then, naalala ko din noon yung mga times na napuputo lang kami ng kuryente, kailangan gawin nila ng paraan yun, pinapalayas na kami ng bayad kasi wala na rin kami pambayad ng upa. Tapos, marami pang iba. May mga times na mga Christmas, wala rin kaming handa. Kasi nga, talagang hirap din kami nung panahon na yon. Kaya ako, sinabi ko na sa sarili ko na balang araw, I will bless my parents, I will bless my mom, para ibalik lahat ng kanyang sacrifices. And kaming apat naman na magkakapatid, ganun talaga ang ginagawa. And gusto ko lang din i-share, no guys, before ako mag-end sa video na to, yung verse sa Book of Ephesians, chapter 6, verse 1 to 3. Ang sabi doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life here on earth. Mahilig na talaga akong mag-memorize ng God's promises o yung Bible verses. And kasi ito yung nagiging guidance talaga. Kahit ako, sa sarili ko, ito talaga yung nagiging guidance ko at guidance nating lahat. Tatlong bagay yung nakita ko sa verse. Yung number one na nakita ko is sa verse 1. Ang sabi doon, children, obey your parents. Alam ko, lalo na sa mga kabataan dyan, tayo rin, kahit ako na parent na rin, no, as a mom, sumunod tayo sa mga magulang natin. Kasi lahat naman ng mga bagay na magaganda, gusto rin nila para sa atin. Kaya kung dumarating na minsan, hindi tayo nakakasunod sa kanila, mag-apology tayo. And alam natin na sa pagsunod naman, talagang may kalakip na blessing yon. And naniniwala ako na walang mga magulang na gusto mapumangat ang buhay ng kanilang mga anak. Kaya tandaan natin na huwag natin kakalimutan sa verse na sinabi nito, that children, obey your parents. Kung dumadating man yung mga panahon na parang hindi natin sila naiintindihan, pero definitely, yung gusto nila para sa atin is yung the best. Number two, gusto kong iwanan sa verse na ito, yung sabi doon, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Let's honor our parents, let's honor our father, let's honor our mother. Though, karoon ng pagkakataon na nakakasagot kayo sa parents nyo, or sa parents natin, or nagkakaroon kayo ng mga misunderstanding, ang pinakamalagang bagay pa rin yun, kayo ay nabubuo, nagkakaroon ng understanding. Kahit ako dumating din sa buhay ko na parang minsan hindi ko sila na-honor, pero I say sorry to God, and I say sorry to them, kasi alam ko na ito yung commandment talaga na ibinigay sa atin ng Lord. Kaya let's honor them. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kailangan na material na bagay ang ibigay natin sa kanila. Alam mo yung time, yung pagmamahal, ramdam na ramdam nila yon. Yung bi-visit ka sa kanila para bisitahin sila or kamustahin sila, or kung di mo sila ma-visit, tawagan mo sila. Marami ng ways ngayon guys, like sa social media, through Facebook, through internet, yan, sa mga ganyan na
social media natin, pwede natin silang ma-reach or kaya long distance call hanggang sila ay buhay pa. Kasi guys, pag dumating yung time na wala na sila, hindi na natin lahat yun magagawa. Kaya habang buhay pa ang ating mga magulang, ang ating mga nanay, kasama na rin ang ating tatay, let's honor them. Kaya habang buhay pa sila, mag-give back tayo sa kanila. Let's honor them in a very special way, in your own very special way. Number 3 na nakita ko sa verse na to, ang sabi doon, so that it may go well with you and that you may enjoy long life here on earth. Sa pagsunod natin sa ating mga magulang, ay pagsunod na rin sa ating Diyos. At sa pagsunod natin sa kanila, that we will enjoy long life here on earth. Sinabi to sa verse na to, ibig sabihin pangako to ng Diyos sa ating lahat na kapag tayo ay nag-o-obey sa ating mga magulang, kapag tayo ay ino-honor natin ating mother and father, ang ating mga magulang, ang sabi doon, that we will enjoy long life here on earth. Meaning, blessing will follow. Naniniwala ako ng lahat na talaga na marunong sumunod sa kanilang magulang ay nagiging maganda ang buhay. Of course, syempre, alam naman natin na ang mga magulang natin is susundin natin kasi lahat ng mga maganda nilang pinagagawa. And dumating man, pag dumating of course yung time na parang hindi naman, kasi may nangyari din gano'n na akong kakilala na hindi na maganda yung pinapagawa sa kanya ng kanyang magulang, of course, hindi natin gagawin yun. Pero kung alam mo naman guys na makakabuti sa'yo na ang lahat ng mga pain ng mga magulang mo para sa'yo, mga magulang natin para sa atin, i-grab natin to kasi napakaganda ng plan ng Lord sa buhay natin. Kaya huwag nating masamain ang lahat ng kanilang mga payo, ang kanilang mga advice, kasi gusto talaga nila is magpaganda rin ang buhay natin. Kaya ang gusto ko rin iwanan sa video na to guys, kaya hanggat nakikita nyo pa ang inyong mga magulang, hanggat nakakasama nyo pa ang inyong mga magulang, ibigay natin ang ating best na pagmamahal sa kanila. Again, not only financial aspect, but nandiyan yung tinatawag na time, appreciation, di ba, na pwede natin ibigay sa kanila. So before I end this video, again, guys, kung kasi nakakasama nyo pa ang inyong mga magulang, andyan pa ang inyong mga magulang, malapit man or malayo sila, bigay natin ang best na pagmamahal natin sa kanila, sa ating mga nanay na nagbigay sa atin ng buhay, na nagluwal sa atin dito sa mundong to, hanggat nandyan pa, hanggat nayayakap natin sila, hanggat kaya natin silang kausapin, kasi darating yung time na hindi na natin sila kaya pang hawakan at hagkan, kaya hanggat meron pa tayong chance, let's do our best to our parents, to our mother, and to our father. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video nito, at may mga bagay din kayong natutunan. Again, let's obey our parents, let's honor them, and for sure, we will enjoy long life here on earth. Marami pa tayong mga video na i-share, so keep on subscribing, and sa mga bago nag-visit sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button para lagi yung updated sa mga video na i-share pa natin. See you in my next video, keep safe, God bless, and bye-bye!